angry, but that's alright. Hush. Hello guys, welcome back to my vlog. Halika kayo at samahan niyo ako na manguha tayo ng kamyas dito sa aming bakuran. Wow. Oh, take note ha, bakuran namin to. Hindi to sa kapitbahay o kanino man. Yan, binobola-bola pa ako dyan ng pamangkin kong videographer. Gusto lang naman may kapalit na milk tea. Ewan ko ba at ang mga kabataan naa-addict sa milk tea na yan. Ito na nga guys, manguha tayo, o diba, abot na abot ng ating kamay. Pero wow, yung mga malalaki, medyo nasa bandang taas. O ayan, kailangan nating tumingkayad para makuha yung medyo malalaki. Tignan mo nga naman kapag pinagkaitan ka ng tadhana, kailangan mong piliting abutin ang iyong pangarap, yung medyo malalaking kamyas. Hehe, joke guys. So yun na nga, nasa bandang taas yung mga malalaki kasi ang mga kapitbahay minsan humihingi sa atin, kaya ang mga natitira lang yung mga bandang nasa taas ang lumalaki. At least nagpapaalam naman sila guys sa atin. So halina kayo guys, samahan nyo pa ako manguha ng maraming kamyas dahil kakailanganin natin ito sa ating sinigang na manok. Yan na nga, at hindi ko na nga kayang abutin. Kaya inabutan na rin ako ng upuan ng aking pamangkin. Wow. O diba, para naman makuha natin yung mga medyo malalaki. O diba, isang itong kagandahan naman dito sa ating probinsya. Libre ang ating pangsigang. Ayan, medyo okay na. So, tadan! Heto na nga ang ating mga kamyas na kakailanganin sa ating pagsigang. At syempre, kailangan natin ang kangkong na kinuha rin natin sa ating ilog. So ngayon, atin ang balatan ang ating sibuyas at ang ating luya. Nagigisa kasi ako sa ating sinigang. So yan na nga, islicein natin ang ating sibuyas at ang ating luya. Kailangan natin pitpitin para lumabas yung kanyang katas. So after natin mag-prepare ng ating panggisa, i-prepare na rin natin ang ating challenging na lutuan. Yes, challenging ito guys kasi napakahirap talagang magpadingas ng apoy sa ganitong kalan. Well, noong umpisa yun guys, pero ngayon at least nasasanay na ako. Yung nga lang, hindi pa rin expert dahil marami pa rin uling. And then now, hugasan natin ang ating lutuan. Flex ko nga pala sa inyo guys yung aming lutuan na matibay. O diba, kahit umabot ang apoy hanggang dito sa handle, talagang hindi siya nasusunog. Ngayon, hugasan na natin ang ating nakuhang kamyas kanina. Alisin natin yung mga itim-itim na ito. Hindi ko alam kung ano yung tawag dito. So, i-comment nyo na lang below kung ano yung tawag dito guys, para naman madagdagan ang aking knowledge. Charot! At ayan na nga, kailangan na natin igisa ang ating sibuyas at luya sa ating mantika. Ayan, so halu-haluin natin. At pag nagisa na siya, pwede na nating ihulog ang ating nahugasan na manok. Ayan. So medyo marami-rami siya guys dahil marami kaming kakain. So yun na nga, halu-haluin natin upang magisang maigi yung ating mga manok. Ating pag-isa, nilalagyan ko na ng asin. Upang sa ganun, medyo magkaroon ng lasa yung laman ng manok. O ayan, at may nag-aantay na marites sa ating lulutuin. Kaya tingnan natin guys. So ayan na nga, hindi ko pa tinagdagan ng tubig, pero nagtubig na siya ng ating pagkagisa. So yan, pwede na nating ihulog guys ang ating pangsigang na kamyas. Siyempre, yung ating nahugasan na kamyas. Kailangan nating pakuluin itong kamyas na to hanggang sa ito'y lumambot. Dahil kailangan natin itong pitpitin o durugin para lumabas yung katas ng asim ng kamyas. So, keep on watching guys! Ayan, pagkatapos nating ilagay lahat ng ating kamyas, takpan na natin ang ating matibay na kasirola. So para bumilis ang pagkulo ng ating niluluto, dagdagan natin ang ating panggatong. I-try natin to.
Oops, di pala siya kasha guys. So, kailangan nating humanap ng medyo maliliit na mga panggatong. Ayan, so ganito lang siya kaliliit guys yung ating maipagkakasya dito sa ating tipid kala ngayon. Pagkatapos guys, takpan natin siyang maigi. Ayan, so maya-maya lang ilalaki ng ating apoy. O diba? Ayan. Subok na subok talaga ang ating lutuan guys. In fairness, hindi naman siya naluluto yung handle niya guys. Wow! So at isa pa, kaya gusto ko malaki ang apoy kasi mas mabilis siyang kumulo. O diba, tignan natin ngayon ang ating kamyas kung malambot na. So yan, malambot na siya guys. So kunin na natin lahat ng ating mga kamyas. Pwede rin naman natin silang pitpitin dyan sa kaserola, pero mas gusto ko kasi yung ganito, mas challenging ang pagluluto. Char! Joke, hindi. Ganito kasi yung aking nakikita noon sa mga matatanda namin na nagluluto. Parang sa sampalok lang kinukuha at saka pinipitpit. So keep on watching ulit tayo guys dahil medyo matagal-tagal na naman natin kukunin yung ating mga napalambot na kamyas. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ma-overcook yung ating manok dahil medyo mahina na yung ating apoy. Meron kasi yung ganun, di ba guys, yung na-overcook yung manok natin, yung medyo nahihiwalay na yung laman sa buto ng manok. Teka, i-focus natin yung ating camera. Yan. So, ganito yung ating pagpiga o pagpisa ng ating mga kamyas. Sobrang lambot na nila guys, kaya napakadali na nila itong pitpitin gamit na itong ating sandok. So ayan, siguraduhin natin napitpit na natin lahat guys yung ating mga kamyas. Dahil minsan, pag may mga buo at atin itong nanguya, eh sobrang asim nga naman talaga ng dala nito sa ating bunganga. Pero nasa sa atin kung gusto natin yung ganun kaasim na nanguya or yung nalalasahan lang natin sa ating sabaw. So ayan guys, napitpit na natin lahat, pwede na natin ilagay dito sa ating sinabawang manok. O diba, tignan nyo naman guys yung sabaw niya. Sabaw pa lang, mukhang delicious na. Iba kasi talaga guys yung sigang ng natural na asin. So medyo kulang ng tubig, dagdagan natin siya ng tubig at saka ng ating asin syempre. At saka natin ihalong maigi para mag-distribute yung alat ng ating asin. So yan, dagdagan pa natin ng konti guys dahil mahilig sa sabaw ang mga bata dito. So ayan na nga guys, takpan natin ito at saka natin dagdagan ng ating apoy
papalakasan natin ito, guys. Dahil nagdagdag tayo ng tubig, kailangan natin ulit itong pakuluin. So ayan, tignan na natin kung kumukulo. Tadan, ayan, 'di ba? Kumukulo na siya. Ang bilis-bilis niyang kumulo dahil malakas yung ating apoy. Haluin natin 'to, guys, at saka natin tikman kung okay na yung lasa ng ating sinigang. Kung tama ba sa alat or sa asin. At kung tama na ang lahat, eh pwede na nating ilagay ang ating hinugasan na kangkong. Take note, guys, yung ating kangkong, kinuha na naman natin sa ating ilog. Libre ang ating kangkong. O di ba? Sarap! Pagkatapos natin ilagay ito, guys, iset lang natin ng konti, takpan ang ating kaserola, at magantay lang tayo ng mga kalahating minuto. Pagkatapos, buksan natin at ilagay na natin ang ating siling haba. Ayan na nga, tapos na ang ating sinigang na manok. Please watch our up next video. Thank you for watching, guys. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification below.